Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan. Dito sa hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonso. Tunay na ugali ni Bea Alonso, binulgar ng kapatid ni Dominic Roque. Okay, eto na. Patama nga ba para kay Bea Alonso? Kumpirmado na nga na tuluyan ng naghiwalay ang engaged couple na sina Dominic Roque at Bea Alonso matapos ang tatlong taong relasyon. Ito ay binalita mismo ng King of Talk na si Boy Abunda ngayong hapon ng February 6. Kagabi ay naging trending rin ang paglabas ng cryptic post ng road manager ni Bea na si Cristina Ferrer tungkol sa isang manipulative sad boy na ayon pa sa mga netizens ay tila tinutukoy nito ay si Dominic Roque. Tila lalo ngang lumalaki ngayon ang issue tungkol kay Bea at Dominic dahil pati nga mga kapamilya at malapit sa dalawa ay nakikisali na sa hiwalayan ng engaged couple. Hindi nga nakaligtas sa mga netizens ang cryptic post ngayong araw ng kapatid ni Dominic Roque, lalo na't kumpirmado na ang hiwalayan ng kanyang kuya ni si Dominic at ng aktres na si Bea Alonso. Isang larawan na nagpapakita ng wolf in sheep's clothing, ang ipinost nito na tila patama raw kay Bea Alonso o sa kampo ng aktres. May kanya-kanya namang interpretasyon ang mga netizens sa post na ito ng kapatid ni Dom. Wolf in sheep's clothing means someone is pretending tipong this is what that person shows or perceives, but in reality, iba ang ugali. Isa lang mga kaibigan, ha? Isa lang ang ibig sabihin nito. Maligalig. Okay? Kasi nga, ang mga nag-idol dito, okay, kay Bea Alonso at kay Dominic Roque, nagtatanong nga, bakit nga ba lagi na lang iniiwan si Bea Alonso, okay, ng mga nagiging boyfriend niya, okay? Kasi nga, papansinin nyo nga, itong si Bea Alonso, napakaganda talaga mga kaibigan, napakagandang babae. Kaya lang, magtataka ka dito, bakit nga iniiwan lagi ng mga lalaki? Okay? Ito na nga, nabulgar na ang katotohanan mga kaibigan, ha? Continue lang, ha? Is his sister insinuating something? The phrase wolf in sheep's clothing is a metaphor used to describe someone who appears harmless or innocent on the surface but is actually dangerous, deceptive, or malicious. Ay, naku. Diyos mio, Marimar. Isa lang talagang ibig sabihin nito, kaya iniwan na naman. Okay? Possible na tama itong kapatid niya. Kapatid ni Dominic Roque. Na itong si Bea Alonso nga ay ibang ugali. Okay, basahin ko nga ng comment. Dominic is a decent man. He deserved to marry a decent girl. Bea is very active girl. Ay, ganun. Kawawa naman si Dominic. Hanap na lang ng ibang wife. Material at hindi takot malaos. Alam niyo mga kaibigan, may mga babae kasi na nang-a-under ng lalaki. Siguro itong si Dominic Roque ayaw niya yon. Okay? For example, mga kaibigan, halimbawa iba ang ugali ng babae, ganito yan. Nagiinuman. Okay, halimbawa nagiinuman yung mga lalaki. Biglang dumating itong asawa, okay? Okay, girlfriend. Biglang hinila. Tumigil ka na. Uminom ka na ng uminom. Okay, ganun. Uminom ka ng tama na yan. Halika sa bahay. Dito, ginanon. Okay. Siyempre, itong lalaki, napapahiya. Ngayon, papasok dito mga kaibigan, ang ugali ng babae. Siyempre, anong masasabi ng kainuman? Ha? Ay, ganun palang ugali ng iyong syota. Iba. Ah, di ba? Alam yan. Kasi nga, ang babae, kung gusto ka talaga ng lalaki,
ay, mahal ka ng lalaki, ipapaglalaban ka niyan eh, mga kaibigan eh. Kaya lang, ang lalaki, sumusurrender yan pag iba nga ang ugali ng babae. Bea doesn't sin Edwinian about a relation. Okay, ganun. Maligalig. Oh, naku, Diyos mio. Ah, reaction video lang ito. Ah. Continue lang natin. Continue. Ang tunay na ugali. Oh, grabe naman ito. Oh. It suggests that the person is disguising their true intentions or nature in order to gain trust or advantage. It is often used to warn against trusting someone solely based on their outward appearance or behavior. Oh, naku, Diyos mio, Mari-Mari. May nasabi nito. Ah, maliwanag ito na maligalig. Ibig sabihin, si Bea Alonso, sobrang maligalig na tao. Ganon. Kaya iniwan or hiniwalayan at ayaw pakasalan. Ah, isa pa yan, mga kaibigan. Ito pang pag ang babae, okay, ayaw hindi niya kasundo yung pamilya ng lalaki. Okay? Yung pamilya ng lalaki. Ayaw niya makita, ayaw niya makasama. Isa pa rin yan, mga kaibigan. Ibig sabihin yan, ang babae talaga ay maligalig. Okay? Pero tingin ko naman dito kay Bea Alonso, sa pagmumukha niya, mabait, maganda, magaling na artista. Okay? Kaya lang, yung personal life niya ay hindi pa natin alam. Hindi ko rin alam. Kaya lang, itong kapatid ni Dominic Roque, nag-ano na nga, okay? Ito na oh. Grabe ito, parang talagang labas na talaga nito. Isa lang ibig sabihin nito, maligalig. Okay? Continue lang ha. Inulit ko, reaction video lang ito. Continue lang. For me, it means wolf in sheep clothing o balat kayo. Naku, balat kayo na. Ganon. Ibig sabihin yung kagandahan ni Bea Alonso ay balat kayo lang sa tunay na ugali. Oh. Huwag naman. Baka naman hindi. Ha? Pero sila-sila lang nakakalam niyan eh. Continue lang. Ang bait o ang amo sa panlabas pero scary ang panloob. Ganon. Diyos mio, Marimar. O, ulitin nga natin. Ulitin natin mga kaibigan. O, kung mali ako sa aking sinabi, ay bahala na kayo. Okay? Kasi nga, ang pagkakaintindi ko dito, ay maligalig nga. Ulitin natin ha. Kung anong maintindihan nyo. Ang bait o ang amo sa panlabas pero scary ang panloob. Oh, ano ibig sabihin nun? Okay? Very bad. Continue lang. Pertaining to whom for Bea? Hindi naman sang-ayon ang mga netizens sa tila pangingialam ng parehong kampo ni Dominic Roque at Bea Alonso dahil baka ito pa ang magiging dahilan sa tuluyang hindi pagkakaayos ng dalawa. Ay, baka naman ano, mga kaibigan. Okay? Yung aking paliwanag, ay, ibig sabihin ay hindi yun si Bea. Okay? Tingin ko lang dito kay Bea, mabait ito. Baka naman ito si Dominic Roque. Medyo babawi tayo. Okay? Baka naman talagang hindi niya gusto ito si Bea Alonso. Oh? Nagpakitang ano lang siya. Kitang nung araw, siyempre. May mga ganun eh. Gusto kita ngayon, bukas, hindi na. Okay? Or talagang totally, ayaw niya talaga dito. Ganun eh. May mga taong ganun eh. Parang ano lang. Susubukan ko lang maging girlfriend ito. Pag tumagal, ibibreak ko rin ganun. Eh, pero itong ano niya, pangit. Parang talagang ano eh. Maligalig ang dating eh. Oh. Maligalig talaga ang pagkakaintindi ko dito. Mahirap na magsalita. Alam na mga Marites ay nandito lang mga kaibigan. Okay, ano masasabi nyo dito kay Bea Alonso? Na yun na nga, ha? Lagi na lang daw iniiwan. Pang ilan na? Napakagandang babae, iniiwan na naman. OMG. Ganon, ganyan. Bahala na kayo. Ano masasabi nyo? Kayo nang bahala. Okay, nga dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget, comment. Okay, thank you.